At nabigla nga yung pamilya ni Dennis Cornejo dito sa Hatol. Magkahalong gulat at lungkot ayan, ang naramdaman ng pamilya Cornejo sa sentensyang ipinataw kay Dennis. Nabigla. Personal na ikinuwento sa akin ng lolo ni Dennis ang kanilang naging reaksyon na marinig ang Hatol. Narito ang ating eksklusibong report. Kuha ang litratong ito bago basahan ng Hatol ang modelong si Dennis Cornejo para sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Bong Navarro. Buo ang suporta kay Dennis ng kanyang pamilya, ang kanyang nanay, kapatid at lolo. Nakapanayam ko ang lolo ni Dennis na si Rod Cornejo at ikinwento niya sa amin ang naging reaksyon ng kanilang pamilya nang marinig ang Hatol. They're both shocked, very shocked because we didn't expect such a verdict. And of course, very sad to know that a member of our family will go to prison. It's very difficult. Masakit yun. Nakita rin daw ni Rod ang katapangan ng kanyang apo sa kabila ng mabigat na sentensyang reklusyon. Mabigat yun eh. She was quiet. She did not scream. She did not go berserk. Because we want to use main defenses. She didn't go ballistic, okay? She was still very reserved. Her composure was there. When her mother was crying, she cried to her mother. I pity her mother, no? Her mother. I'm asking her mother to be strong. Dagdag pa ni Rod, naapektuhan ang karir ng kanyang apo dahil sa kasong may kaugnayan kay Bong Navarro na tumagal ng 10 taon. Masakit daw ito sa kanya bilang lolo. Lalo't alam niyang marami pang plano si Dennis para sa kanyang kinabukasan. Yun ang mahirap. The question is, seeing my grandniece, no? Isang kutse. Hindi ko. Ang hirap na kasi guys, pagka ganyan, mag-aapila ka, wala. Umako lang din. Kawawa. Her career has been demolished by somebody, okay? Who may seem to have a different view of women. Ipinagpapasa Diyos na lang daw ng pamilya Cornejo ang nangyari. Pero susubukan nilang umapila pa rin na payaga makapagpiansa si Dennis. Mag-appeal sila for reclusion perpetua. Alam ko, non-bailable to. Automatic ito, denied to. Kasi reclusion perpetua na to. Talaga. Kakalungkot din ang nangyari sa kanya, no? So talagang mabigat yan. Yan. So ayun lang po muna at maraming salamat sa inyong pagsubaybay, no? Ito sa ating abangan nyo pa yung mga latest development ng kasong ito na ihahatid namin sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.